Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, limang linggo na tayong naghahanda ng sarili para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkapakasakit at pagkabuhay ng Panginoon. Sinikap nating unawain at tuparin ang ating pananagutan sa Diyos at sa kapwa-tao, alinsunod sa aral at halimbawa ni Jesucristo. Kaysa ng buong simbahan, sinisimula natin ngayon ang mga mahal na araw. Si Kristo ay matagumpay na pumasok sa kanyang lungsod upang tuparin ang kanyang gawain bilang Mesiyas, ang magpakasakit, mamatay at muling mabuhay para sa ating kaligtasan. Taimtim nating sariwain sa alaala ang kanyang pag-aalay ng sarili para sa kapwa at sundin natin siya ng may buhay na pananampalataya. Kaysa niya sa pagdurusa sa krus, tayo nawa ay makahati niya sa kanyang pananaig sa kamatayan at sa kanyang bagong buhay. Inaanyahan ko po ang lahat na umarap po dito sa bandang likod. Manalangin tayo. Taas po natin ang ating mga palaspas. Ama naming makapangyarihan, ang mga palaspas na ito ay iyong pagpalain at pabanalin upang sa masaya naming pagbubunyi sa Mesiyas na aming hari. Siya'y aming masundan at sa pamagitan niya ay aming sapitin ang hindi magmamaliw na lungsod ng Jerusalem na kanyang pinaghaharian. Kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Noong malapit na sila sa Jerusalem, pagdating nila sa Betfage, sa bundok ng mga olibo, pinauna ni Jesus ang dalawang alagad. Sinabi niya sa kanila, "Pumunta kayo sa susunod na nayon. Makikita ninyo roon ang isang inahing asno na nakatali kasama ang kanyang bisiro. Kalagan ninyo at dalhin dito. Kapag may sumitas sa inyo, sabihin ninyong kailangan ng Panginoon at hindi nakikibo iyon." Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng propeta, "Sabihin ninyo sa lungsod ng Siyon, masdan mo dumarating ang iyong hari. Siya'y mapagpakumbaba, nakasakay sa isang asno, sa isang bisiro, bisiro ng isang asno." Lumakad niya ang mga alagad at ginawa ang iniutos ni Jesus. Dinala nila ang inahing asno at ang bisiro. Isinapin nila sa likod ng mga ito ang kanilang balabal at sumakay si Jesus. Maraming naglatag ng kanilang balabal sa daan. At iba naman ay pumutol ng mga sanga ng kahoy at inilatag din sa daan. Nagsisigawan ang mga taong nauna at sumusunod sa kanya, "Mabuhay ang anak ni David! Pagpalain ang dumarating sa ngalan ng Panginoon, purihin ang Diyos." Pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, nagulo ang buong lungsod. "Sino kaya ito?" tanong nila. "Si Jesus ang propetang taga Nazareth, Galilea," sagot ng karamihan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga minamahal na kapatid, tularan natin ang mga tao na nagbunyi kay Jesus. Halinang magprosesyon sa kanyang karangalan, taglay ang kapayapaan. Sa ngalan ng Panginoon. Sa ngalan ng Diyos na sa langit pagpapala.
sa amin. Kabataan ng Jerusalem, masayang nag-awitan, Hosana, o manlubos, salamat sa Diyos na buhay. Hosana ang aming awit sana ni David sa mana ng Diyos na sa langit pagpapala at pagtubos sa amin. Ang mga anghel sa langit nagpupuri sa daigdig, kami nakianib sa kanilang pag-awit. Hosana ang aming awit sana ni David sa ngala ng Diyos na sa langit pagpapala pagtubos sa maari na po nating ibaba ang ating mga palaspas. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong halimbawang dapat tularan ang tagapagligtas naming naging diiba sa amin para ang krus namin ay akuin. Pagindapatin mo sa mga pagdiriwang ay aming kampin, ang kanyang ulirang pagkamatiisin at ang pakikisalo sa pagkabuhay niyang maningning. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay, kanyang binubuksan ang aking pandinig. Nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok at balbas. Gayon din ang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin. Pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis na sampaling parang bato. Pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Bawat taong makakita'y umiiling, nanunukso, palibak na nagtatawa't sinasabi ang ganito. Nagtiwala siya sa Diyos, ngunit hindi siya pansin. Kung talagang minamahal, bakit hindi intindihin? Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan?
May pangkat ng mga buhong na sa aki pumaligid para akong nasa gitna niyong asong mababangis. Mga kamay ko at paay butas sa pakong matulis. Ang buto ng katawan ko ay mabibilang sa masid. Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Pinaghati-hati nila ang damit ko sa katawan. Ang hinubad na tunika'y dinaan sa sapalaran. Huwag mo akong ulilahin. Huwag talikdan, Panginoon. O aking tagapagligtas, bilisan mo ang pagtulong. Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Ang lahat ng ginawa mo'y iahayag ko sa lahat. Sa gitna ng kapulungay, pupurihin kitang ganap. Purihin ang Panginoon ng lahat ng kanyang lingkod. Siya'y inyong dakilain, kayong angkan ni Jacob. Ikaw, bayan ng Israel, ay sumamba at maglingkod. Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya ay Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkos, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya ay nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya ay itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Anupat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Hesukristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sa krus, kaya't dinakila ng Diyos, binigyan ng alang tampok sa langit at san sino ko. Ang pagkapakasakit ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Mateo. Iniharap si Jesus sa gobernador.
Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong sa kanya ng gobernador, sumagot si Jesus. Kayo na ang nagsasabi. Ngunit nang paratangan siya ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan, hindi na siya sumagot. Kaya't sinabi sa kanya ni Pilato, hindi mo ba naririnig ang mga ipinararatang nila sa iyo? Ngunit hindi sumagot si Jesus gaputok man. Kaya't nagtaka ang gobernador. Tuwing pista ng Paskwa, kinaugalian na ng gobernador ang magpalaya ng isang bilanggo, sinumang mahiling ng taong bayan. Noon ay may isang kilalang bilanggo na nagngangalang Barabas. Kaya't nang magkatipon ang mga tao, tinanong sila ni Pilato, sino ang ibig ninyong palayain ko? Si Barabas o si Jesus na tinatawag na Kristo? Alam ni Pilato na inggit ang udyok sa kanila na dalhin sa kanya si Jesus. Hindi lamang iyan, samantalang siya'y nakaluklok sa hukuman. Nagpasabi sa kanyang asawa, huwag kang makialam sa taong iyan na walang kasalanan, sapagkat kagabi pinahirapan ako ng aking panaginip tungkol sa kanya. Ang mga tao na may sinulsulan ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan na hilingin kay Pilato na si Barabas ang palayain at si Jesus ay ipapatay. Muli silang tinanong ng gobernador, sino sa dalawa ang ibig ninyong palayain ko? Si Barabas po! Sagot nila, sinabi sa kanila ni Pilato, kung gayon, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo? Sumagot ang lahat, ipako sa krus! Bakit? Anong masama ang ginawa niya? Tanong ni Pilato, ngunit lalo pa nilang isinigaw, ipako sa krus! Nang makita ni Pilato na wala siyang magagawa at malamang pang magkagulo ang mga tao, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harapan ng mga tao. Wala akong pananagutan sa kamatayan ng taong ito. Bahala kayo. Sabi ni Pilato, sumagot ang mga tao. Pinananagutan namin ang aming mga anak ang pagkamatay niya. At pinalaya niya si Barabas, ngunit ipinahagupit si Jesus at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Si Jesus ay dinala ng mga kawal ng gobernador sa pretoryo at nagkatipon ang buong batalyon sa paligid niya. Hinubaran niya sila at sinuutan ng isang balabal na pulang-pula. Naglikaw sila ng halamang matini at ipinutong sa kanya, saka pinapaghawak ng isang tambo sa kanyang kanang kamay at palibak siyang niluhod-luhuran at binati. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo! Siya'y pinaglulurhan, kinuha nila ang tambo at siya'y pinagahampas sa ulo. At matapos kutsain, kanilang inalisan siya ng balabal, sinuutan ng sariling damit, at inilabas upang ipako sa krus. Paglabas nila sa lungsod, kanilang nakita ang isang lalaking nagngangalang Simon, isang taga-Sirene. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Pagdating sa lugar na tinatawag na Golgota, na nangangahulugang puok ng bungo, binigyan nila si Jesus ng alak na hinaluan ng apdo. Ngunit nang matikman niya, ay hindi ininom. Nang maipako na siya sa krus, pinaghati-hatian nila ang kanyang mga damit matapos magsapalaran at naupo sila upang siya'y bantayan. Nakasulat sa kanyang ulunan
ang sakdal laban sa kanya. Ito'y si Jesus, ang hari ng mga Hudyo. Dalawang tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Nilibak siya ng mga nagdaraan at tatangtong upang sinabi, "Di ba ikaw ang gigiba ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, bumaba ka sa krus." Pinutya rin siya ng mga punong saserdote, ng mga iskriba, at ng matatanda ng bayan. Sabi nila, "Iniligtas ang iba, ngunit ang sarili di mailigtas. Di ba siya ang hari ng Israel? Bumaba lang siya ngayon sa krus. Maniniwala kami sa kanya. Nananalig siya sa Diyos at sinasabi niyang siya ang anak ng Diyos. Iligtas siya ng Diyos kung talagang iniibig siya." At inalipusta rin siya ng mga tulisang ipinakong kasabay niya mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon ay nagdilim sa buong lupain. Nang mag-i-3 ng hapon, sumigaw si Jesus, "Eli, Eli, lama sabachthani." Ibig sabihin, "Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?" Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at sinabi nila, "Tinatawag niya si Elias." Agad tumakbo ang isa sa kanila at kumuha ng espongha, tinigmak ng maasim na alak, inilagay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Ngunit sinabi naman ng iba, "Hintay muna, tignan natin kung darating si Elias upang iligtas siya." Muling sumigaw si Jesus at nalagutan ng hininga. Magsiluhod po ang lahat at manahimik sandali. Magsitayo po ang lahat. Biglang napunit sa gitna ang tabing ng templo, mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa, nagbitak ang mga bato, nabuksan ang mga libingan, at nabuhay ang maraming banal na namatay na. Lumabas sila ng libingan, at nang muling mabuhay si Jesus, sila'y pumasok sa banal na lungsod at nakita roon ng marami. Nasindak ang kapitan at ang mga kawal na nagbabantay kay Jesus. Nang maramdaman nila ang lindol at masaksihan ang lahat ng nangyari, "Tunay na ito'y anak ng Diyos." Sabi nila, "Ang mabuting balita ng Panginoon." Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Mga kapatid, tayo ngayon ay pumapasok na sa mga tinatawag nating mga mahal na araw. At sinisimula natin ang pagpasok sa mga mahal na araw sa pamamagitan ng pagdiriwang ng Linggo ng Palaspas. At sa Linggo ng Palaspas, ating ginugunita ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, ang bayan kung saan daranasin niya ang kanyang pagkasakit, hirap at pagkamatay sa krus. At alam natin, nung si Jesus ay pumasok sa Jerusalem, maraming tao ang nag-abang, maraming tao ang excited, maraming tao ang nananabik sa kanya, marami ang nagsisigaw, "Hosana, anak ni David."
Pero hindi rin ho ba tayo nagtataka na yung mga taong excited, puno ng kagalakan na tanggapin ng Panginoon, sila din ang sumigaw ng ipako sa krus. Sila din ang sumigaw na ipako sa krus si Jesus. Kaya nga mga kapatid, yung mga taong may hawak ng mga palaspas na nagbunyi, nakigalak, nakisaya, at tunay na tumanggap kay Jesus, sa dulo ng kwentong ito, sila rin ang nagpapako kay Jesus. Kaya ano ang hamon sa atin, mga kapatid? Na sana, ngayong papasok ang mga mahal na araw, makilakbay tayo kasama si Jesus. Makisama tayo sa pagpapasakit, pagkamatay, at lalong-lalo na ang muling pagkabuhay ni Jesus. Huwag natin siyang iwanan. Huwag natin siyang pabayaan. Bagkus, samahan natin siya. Alam niyo ho, mga kapatid, ang mga palaspas na yan na inyong hawak sa araw na ito, sumisimbolo ho yan ng ating pagtanggap kay Kristo. Alam ko ho na pagkatapos niyo hong magsimba, saan niyo po ilalagay ang mga palaspas na iyan? Marahil ang sasabihin ng ilan, Father, inilalagay ko po ito sa labas ng aming pintuan. Tama po ba? At kapag tinanong ko po kayo, bakit nyo ho nilalagay sa labas ng pintuan ang palaspas na nabasbasan? Kasi Father, para hindi pumasok ang aswang. Diba? Yan minsan ang sinasabi natin eh. Meron pa nga ako nakausap, sabi niya, Father, nilalagay ko to sa labas ng aming pintuan, panakot sa mga mangungutang. Hindi ho anting-anting yan. Bagkos ang mga palaspas na yan, sumisimbolo na tinanggap natin sa ating buhay ang pagmamahal at pag-ibig ng Diyos. Tinanggap natin sa ating buhay si Jesus na tunay na mag-aalay ng kanyang sarili para sa ating lahat. Kaya nga, kung ikaw ngayon ay may hawak ng palaspas, pangatawanan mo na sa mga linggong ito, sa mga mahal na araw na ito, sasamahan mo si Jesus. Baka hanggang ngayon ka lang, baka hanggang linggo ng palaspas ka lang, pero sa mga susunod na araw, baka maging kagaya ka rin ng mga tao sa Jerusalem na sumisigaw ng ipako siya sa krus. Mga kapatid, sa pagpasok ng mga mahal na araw, makilakbay kasama ng Panginoon. Makilakbay kasama ng Poong Jesus Nazareno. Pangalawang bagay, kung mapapansin po natin sa ating ebanghelyong napakinggan, makailang beses lang nating narinig na nagsalita si Jesus. Kung bibilangin nga po ninyo, kung kayo po ay nakinig mabuti, dalawang beses lamang nagsalita ang Panginoon sa ating ebanghelyong napakinggan. At karamihan doon sa ating ebanghelyo na nahimik si Jesus. Hindi siya nangatwiran, hindi siya sumagot, hindi siya sumigaw, bagkos na nahimik. At marahil ito rin po ang hamon sa atin, mga kapatid.
Bakit nga kaya nanahimik lamang ang poong Jesus Nazareno? Dahil ba siya ay sumusuko na? Dahil ba tanggap niya na yung kanyang pagkatalo? Dahil kahit naman anong gawin niya, mamamatay pa din siya? Mali, mga kapatid. Ang pananahimik ni Jesus nangangahulugan ng kanyang pagpapakita ng pagsunod sa kanyang misyon at pagtitiwala sa misyon na ipinagkakaloob sa kanya ng Diyos. Sa ating unang pagbasa mula kay Propeta Isaías, yan din ang sinabi ng propeta, ang Mesiyas, ang anak ng tao, mahihirapan. Ang anak ng tao, pahihirapan at mamamatay sa krus. Ngunit mga kapatid, ang pananahimik ni Jesus ay hindi tanda ng kanyang pagsuko, hindi tanda ng kanyang pagkatalo, kundi ang kanyang pananahimik ay tanda ng kanyang pagtitiwala sa Diyos Ama. Di ba minsan, ganyan din naman sa buhay natin? May mga pagkakataon na mananahimik na lang tayo, susunod na lang tayo, hindi dahil sa napipilitan tayo, kundi susunod tayo dahil yung nagbigay sa atin ng utos, taong mapagkakatiwalaan, taong maaasahan. At si Jesus, nanahimik sa kabila ng paghihirap dahil nandoon pa din at hindi nawala yung kanyang pagtitiwala sa Diyos Ama. Pangalawa, yung pananahimik ni Jesus. Hindi dahil ayaw niyang magsalita. Ang pananahimik ni Jesus, hindi dahil ayaw niya ng magdahilan o mga tuwiran, kundi ang pananahimik ni Jesus, kitang-kita sa kanyang pagkilos at paggawa. Sa ating ikalawang pagbasa, yan ang sinabi, bagamat siya'y Diyos, pinili niyang mahubaran, pinili niyang maipako sa krus. At yung kanyang pagpapako sa krus, hindi kailangan ng salita. Bagkos yung kanyang pagpapako sa krus, pagpapakita sa atin kung gaano niya tayo iniibig at minamahal. Minsan mga kapatid, hindi naman kailangan talagang magsigawan. Hindi naman talaga kailangang magsalita. Dahil minsan at mas madalas, mas makapangyarihan ang pagkilos kesa sa salita. Mas makapangyarihan ang pagkilos kesa sa pagsasalita. Pumapasok po tayo sa mga mahal na araw. Madami hong mga activities sa loob ng simbahan. Merong mga daan ng krus. Merong pagpapasyon. Merong prosesyon na ginagawa. Pero nawa, mga kapatid, hindi tayo makontento sa mga ganitong mga gawain. Bagkos magkaroon ng oras ng pananahimik. Pananahimik na hindi lamang nagsasalita, kundi pananahimik na kumikilos at nakikita sa ating paggawa ang tunay na pagmamahal sa Diyos. Ang mga mahal na araw, tinawag na mga mahal na araw, hindi dahil mahal, hindi dahil expensive, kundi mga mahal na araw dahil sa mga araw na ito, tunay na ipinaparamdam sa atin ng Diyos
kung gaano niya tayo minamahal, kung gaano niya tayo iniibig. Kaya tandaan natin ang dalawang bagay ngayong papasok ang mga mahal na araw. Una, makilakbay kay Jesus. Samahan natin siya sa kanyang pagkapakasakit, sa kanyang pagkamatay, at sa kanyang muling pagkabuhay. Pangalawa, manahimik. Uulitin ko ho yun, ha? Kasi ho, sa simula ng misa, napakaingay natin. Baka marahil ito rin yung hamon sa atin, manahimik, hindi dahil hindi kayang magsalita, kundi manahimik dahil kitang-kita sa ating pagkilos ang pag-ibig ng Diyos. Mga kapatid, mga mahal na araw, araw ng pagmamahal ng Diyos sa atin, at nawa sa mga araw na ito, maipakita din natin kung gaano tayo nagmamahal sa mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay ng muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, dumulog tayo sa ating Amang nasa langit sa pakikiisa natin sa pagkapakasakit ni Jesus. Makaisa rin nawa niya tayo sa kanyang kaluwalhatian. Ang ating pong panalangin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa, mga obispo, pari at diakono, maging totoong saksi nawa sila ni Kristo sa pamamagitan ng kanilang taos-pusong paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa World Youth Day, magsikap nawa ang bawat kabataan na tularan si Kristong makipamuhay sa atin upang maging lingkod at magalay ng kanyang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa programang Alay Kapwa, maging daan nawa ito upang matugunan ang mga suliraning panlipunan at mas matulungan ang mga nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga katikomens, magabayan nawa sila sa landas ng pagpapakabanal tungo sa Diyos na kanilang naisundan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Matugunan nawa ito ayon sa iyong dakilang awat mabuting kalooban sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Nalulugod akong labis.
ako magkataking inilibig sa'yo. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pagkapakasakit ng iyong bugtong na anak, sumaamin nawa ang iyong pagpapaunlak na di makakamit ng tanang aming pagganap, kundi sa paghahain minsan lamang para sa lahat, na mula sa iyo'y pinakikinabangan namin at tinatanggap, sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, wala siyang kasalanan, ngunit inaring salarin sa pagmamalasakit niyang kami palayain. Sa kamatayang kinasusugan namin, kaya't namatay siya upang kami buhayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana, o sana sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo,
ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagkupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos,
na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ng mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap na banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Hindi na isang tao.
katawanan ng kahit na sino. Ako sa kalangitan, kung di mo mapapayagan, kalis ay di ko inuman, sundin ang iyong kalooban, ako'y maghain ng buhay. Pinagtatawanan ako ng bawat makakita sa inilalabas ang kanilang dila at sila'y pailing-iling. Sabi nila, nagtiwala siya sa poon, kaya ang iligtas siya nito. Kung talagang mahal siya nito, darating ang kanyang saklolo. Ako sa kalangitan, kung di mo mapapayagan, kalis ay di ko inuman, sundin ang iyong kalooban, ako'y maghain ng buhay. Mga paalala po sa mga magsisimba, pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, bagkos dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot po ng tamang face mask. Pagkatapos ng mga misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami pinapagsalo mo sa banal na paikinabang, kami iyong pinalingong may pag-asa sa aming sinasampalatayanan, pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak, gawin mo kaming makarating sa aming paroroonan, pakundangan sa kanyang muling pagkabuhay bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos amang mapagpatawad ay nagbigay ng halimbawa ng pag-ibig na di makasarili sa pamamagitan ng pagkapakasakit ng kanyang anak sa inyong paglilingkod sa Diyos at kapwa, naway matanggap ninyo ang kanyang biyaya. Amen. Amen. Naniniwala kayo na sa pamamagitan ng krus, nagapi ni Kristo ang kamatayan, bigyan nawa kayo ng buhay na walang hanggan. Amen. Nagpakababa siya para sa atin, naway sundan ninyo ang halimbawa niya at makibahagi sa kanyang muling pagkabuhay. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang misa, humayo kayo at ipahayag ang magtagumpay na pagdating ng Panginoon. Salamat sa Diyos.
Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba.